Welcome, welcome to my channel. Guys, may share ako sa inyo paano gawin ang yema di mani. Ito, katunayan, ito na yung nagawa ko. Finished product. Ito, nakalagay na dito. Ngayon, malalaman nyo lang ito kung panonorin nyo ng buo kasi yung dulo, doon nyo lang makikita kung paano ano paggawa eh. Haba nga lang kasi, sobra. Please, panoorin nyo ng buo ang ating video. At syempre, at kung bago ka pa lang sa channel ko ay please, paki-like naman, panoorin mo ng buo. Like and then subscribe and then paki-pindot mo na rin ng bell button, kling kling, para ano naman ma-update ka palagi sa aking mga gagawin, susunod pang gagawin. Okay guys, tara na, umpisahan na natin. Ayan, ito na guys, mag-umpisa na ako ng pagluluto ha. Ito, gagawa kasi ako ng yema di mani. Ito mani, yema di mani. Ito, dalawang ingredients ko, dalawang condensed milk, dalawang egg, mani siya, ito, mani, inano ko na siya, dinurog ko na siya para ano. Tapos ito, dalawang sliced bread. Inano ko na siya ng tubig para, hindi, pag sinama ko siya, hindi na siya, hindi siya magbuo-buo. And then ito, yung last butter. Nilalagay ko siya pagka anuhin ko na siya, pagka malapit na siyang maluto. Okay? Umpisa na tayo. Umpisaan ka na guys. Paano pagkagawin? Ito. Lagay na natin ito. Lagay na natin. Ayan. At uli ito, ginagawa ko dati nung nasa Pinas pa ako. Ginagawa ko ito. Gumagawa ko ng yema di mani. Saka yung ano, yung sampalok. Kung alam niyo yung sampalok, yung tamarin. Ginagawa ko yun, niluluto ko. Sweet and sour. Nilagyan, and spicy, ganun. Nilalagyan ko siya ng sili. Para siya maghang sweet and sour, ganun. Sweet and sour and spicy. Ganun ang ginagawa ko pagka... Noon nandun ako sa Pinas pa, yun lang trabaho ko. Dinideliver ko sa, ano, sa... Sa... Ito na, ilalagay na natin itong bread. And then, itong egg. Ganun natin. Para ano. Okay. Tapos, sabay-sabay natin yung hiyahalo. Ganyan. Okay, pitayin na natin. Lagay na natin sa mainit. Ganyan. Haluin na natin siya. Mix na siya natin gano'n. Oh, mali yung nabuksan ko. Mali. Ayan na siya. Umpisahan na. Ayan. Haluin natin siyang ganyan. Umiikot yung ano kasi walang tigahawak eh. Ayan. Haluin na natin siya. Umiikot. Ayan. Iyan lang natin siyang mag hanggang sa maluto. Okay. Ayan. Ano na siya? Ilalagay na natin ang dinrain na mali. Peanut. Ayan. Haluin natin siya.
Lagay na natin. Naamoy ko na. Ito, malapit na siyang maluto. Kaya lumaki yung braso ko. Nung kasing nasa Pinas nga ako, ito ang trabaho ko. Kaya ngayon, tinigil yung braso ko, lalaki o. Diba? O ikahiya ang kasipagan. Kung ano man ang ano. Ayan, diba? Ano na siya? Ngayon, ilalagay ko na yung butter. Para pag hiniwa siya mamaya, pag hiniwa ko na siya, pag malamig na, kagal hindi siya magdidikit-dikit. Ayan, diba? Ganyan lang. Na-wish ko dito ng ano eh. Yema. Ilang taon. Ilang taon na nga ba? Hindi ako nakagawa nito. Matagal na. 8 taon na. Matagal na hindi ako nakakagawa ng yema. Ngayon, kundi dahil sa white tea, hindi ko pa uli magagawa. Ayun eh, kailangan eh. Para naman maibahagi ko yung aking kaalaman noon, nung nasa Pilipinas pa ako. Ayan. Mga ilang ano pa, ilang minuto pa. Pagka yung pwede na siyang haluin, hanguin pala. Hindi na siya, ano, para lamigin siya tapos saka ko siya liwain, saka ko siya babalutin. Saka ititinda. O diba yan o? Yema di mani. Ito ang aking hanap buhay noon. Gumawa ako ng yema, ng sampalok, sweet candy. Yan, alam ko yan. Kasi natutunan ko yan nung nandun ako kay Inang Sinang. Alam niyo yun sa Bulacan? Kung yung mga tiga Bulacan yun, alam niyo yun. Malalaman sa ano ng bayan ng ano, San Miguel, Bulacan. Trabaho ko doon nung 90s. Yan ang aking natutunan. Laging aking kaalaman. Hanggang ngayon eh, nasa aking ano, okay, maya-maya. Ito na guys. Ito na siya. Ito na, hiniiwa-iwa ko na siya. Hiniiwa ko siya para inyanok siya sa asukal. Para hindi siya magdikit-dikit pagkaan. Ayan. After, ayan na siya. Lalaki niya, di ba? Apura na to. Naalala ko tuloy nung ako ay nasa Bulacan pa. Ganito ang trabaho ko noon. Gahiwa ng pastillas, ng yema, ubi. Yan. Babalot kami na sampalo. Pero di ako nagluluto doon ha. Ano lang. Tiga hiwa lang. Tiga balot. Ganyan. Pero mahilig kasi akong tumingin. Tinitignan ko yung mga paggawa, kung paano paggawa. Kaya ayun, eto. Pwede, alam ko na. Ano lang yan, discarte lang yan para maroon kang matutunan. O diba? Ah, yung ginagawa ko noon. Nakakarating pa din ng ibang bansa. Kasi in-order nila sa akin, dinadala nila sa Italy, sa Macau, yung mga tiga sa amin doon. Mga tiga, mga nasa abroad, pag nagbakasyon, na ano nila yan. Oh, gawan mo nga ako ng yema. Sabi nila, gawan nyo nga ako ng yema para dadalhin ko sa Italy o Macau, ganyan. Yan, see? Pura na to.
na-miss ko to talaga. Sigurado pag nakita ng mga anak ko to, sabihin nila, ah, mami, no, na-miss ko yung paggawa mo ng ganyan kasi noon dinideliver ko to sa school. Sa Montessori, yan. Nagdadala ako ng ganito. Sa mga school na ano. Kaya lang, bisan hindi ka basta-basta makakapasok sa school kasi ano, kung wala kang kakilala, hindi ka makapag-deliver doon kasi lalo kung mga private school, mahirap mag-deliver doon kasi may question. Baka yung mga baka ikaw yung mga kinain nila, hindi kasakit sila, o ganun, di ba? Ayan. Madali na to. Oh, ngayon, pakikita ko na yung ano. Iyan ko muna yan. Pakita ko na paano balutin. Babalutin ko na. Kuno siya, paano siya balutin. Ito, hiniwa ko na yan, ano. Yung pambalot ko, bond paper, saka ito. Paano siya balutin? Ganyan. Wow, na-miss ko to talaga, really. Ayan, ganyan lang ang pagbalot niya. Tapos, kaya ganun muna siya. See? Ganun lang yan. Na-miss ko talaga to. Yung ganda rin paggagawa ko noon ng ano. Dikit-dikit. Paggawa ko ng pastillas, ng yema, okay. Ganyan lang oh. O, ganyan mo lang. Okay. Ah, sumabog. Ayan. Ganyan. Pagbalot. Ganyan mo. Ganyan mo lang. Tapos, oh. Noon nga, nung nasa Bulacan ako eh, nung, ano pa lang ako noon ha? Padamihan kami ng nababalot. Ayan. Medyo mabagal na ako ngayon kasi ilang taon na hindi ako nakakagawa ng ganito. Mula nung mapunta ako dito, bago pa lang ako pumunta dito, hindi na ako nakakagawa ng ganyan. See? Bili-bili na kayo. Ganyan. Ganyan lang ang trabaho. Diba? Actually, bukas pamimigay ko lang ito. Kaya yung adarating kong bisita. Ganyan lang yan. Pero kung may box ka, O, diba? Bukas pamigay ko lang yan sa adarating kong bisita. Meron akong bisita bukas eh. Kaya, pamimigay ko to. 2, 4, 6, 8, 6. O, diba? Tadaan! Finished product! Okay? Ito lang yan, o. Ito na siya. Diba? Okay.